Hi, Farsign. Aris Leon sa Guitarius. This is your Gem in your Tar Leader. So, Farsign, alam natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhana ng mapanood mo ang reading na ito. Maaari yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Farsign. Okay, first sign you have the Hanged Man, the Hermit, a strong Virgo, and Ace of Swords, an Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. First sign, your energy tells me na there's a new perspective sa buhay mo. Maaring parang nagkaroon ka ng enlightenment o realization sa mga nangyayari sa buhay mo, sa sitwasyon mo, mapa-career man ito, love life, business, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, parang there's an enlightenment or new perspective. You have the Hermit in your energy. Maaaring marami kang napagtanto sa buhay mo na maaaring may mga desisyon ka sa buhay na pinagsisisihan mo or pinangihinayangan mo yung pagkakataon or yung blessings na dumating sa buhay mo. Parang the Hermit is taking time for yourself para makapag-isip-isip. Taking time na mapagnilay-nilayan yung mga nangyayari sa buhay mo. That's why you have the Hanged Man. Diba? Parang dati feeling stuck or stagnant ka sa sitwasyon mo, pero parang meron kang na-realize na I have to do something. Hindi pwedeng lagi na lang akong ganito, stuck, walang improvement, di ba? Parang, there's a new perspective, meron kang na-realize sa buhay mo. Kasi, you take your time para makapag-isip-isip, and you have Ace of Swords. There will be a message coming your way, may paparating. Maaring itong Ace of Swords na ito ay message from someone, o maaring, this Ace of Swords is something na meron kang na realize or this is a knowledge, di ba? Meron kang natutunan, may nalaman, may natuklasan, or merong message na, meron kang message na marireceive. Let us see. Give me the Hanged Man for Farsign, Aries, Leo, and Sagittarius.
Okay. Fire sign, you have Four of Cups. A water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. And King of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. I'm sensing here, fire sign, with your energy. Nangihinayang ka sa mga pagkakataon na pinalagpas mo sa buhay mo. Diba? Dahil nag-feeling stuck ka. Wala kang ginawa. Kaya may panghihinayang sa sitwasyon mo ngayon, kung ano man yung energy na ito, sa love life man ito, sa business or sa career mo, there is something na ang daming offer sa'yo before pero wala kang ginawang action. Kaya siguro nagkaroon ka ng realization or enlightenment na I have to do something para mabago yung buhay ko, a new perspective. You have Ace, King of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. With the Four of Cups, this is a Cancer, Scorpion, Pisces, di ba? Parang, sarado yung puso mo eh. Merong dahilan kung bakit hindi mo tinake yung opportunity kasi parang hindi ka pa ready. But you have King of Wands, a new perspective sa buhay mo, you have to take in charge. Di ba? Kailangan magkaroon ka ng intense energy para magkaroon ka ng stable life sa buhay, secured life. Kailangan maging passionate ka sa buhay mo ngayon. Hindi pwedeng mastak ka sa nakaraan. Para mabago mo yung buhay mo, you have to have that kind of passion or intense energy. Let us see the Hermit in your energy. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, you have the Fool, the Wheel of the Year, Four of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, and Three of Cups, a Water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. So with the Hermit, you want to take a leap of faith. Tingin ko may gusto kang gawin sa buhay mo ngayon na alam mo na ito yung babago ng takbo ng buhay mo. You have the Wheel of the Year. Parang gusto mo ng changes sa buhay mo. Diba? May na-realize ka na parang feeling stuck ka sa nakaraan. May gusto kang mabago. You are taking the leap of faith, come what may. Kung anong mangyari sa desisyon mo, diba? Haharapin mo. Kumbaga, paninindigan mo kung ano yung magiging desisyon mo. You have the Four of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ace of Swords, an Air sign, and Three of Cups, a Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. I'm sensing here, maaari meron ka ma-receive na balita about a third-party situation. Kaya ka hindi open, or you are still holding on to something kasi may inaasahan ka pa or umaasa ka pa eh. Pero may marireceive ka na news, maaaring itong news na ito ay pwedeng positive news, great news, Three of Cups, celebration, event. O maaaring ito ay third party situation na matutuklasan mo o malalaman mo. Or merong makakapagsabi sa'yo. Let us see. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Angel guide, give me some message for fire sign. Okay. Fire sign, sa perfect timing. There's always a perfect timing in every situation. Unlikely, not sure. Seek some guidance. Ask for help from others kung hindi ka sigurado. Sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo, even though nagtitake a leap of faith ka,
Kung hindi ka sigurado, ask for help. Let us see, Oracle Guide. Give me some message for 4 sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. 4 sign, a personal issue reaches resolution. You are very close to achieving your goal, 4 sign. Perfect timing. Marireceive, maa-achieve mo rin yung mga pangarap mo sa buhay mo, yung goal mo. It's time to take action. Do something para mabago yung takbo ng buhay mo. So thank you for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for sign.